Hello guys! Merong pagbabago ngayon sa e-travel registration. What? Merong binago at merong nadagdag. Yung nadagdag guys, ayon yung dating naipakita ko na baggage and currency declaration ng custom. Kasama na siya ngayon sa e-travel registration, kaya napakaraming nag-aalala. Yung binalik na tinutukoy ko guys, ay ito yung ad member na pwede kayo gumamit ng isang email address at ng QR code kapag magre-register kayo sa e-travel. So, kung may kasama kayong family member, bata man or matanda, o ang inyong asawa ay i-add member nyo lang para isang email address at QR code lang ang gagamitin nyo sa pag-travel. Huwag na nating patagalin. Ang ituturo ko sa inyo guys is ang e-travel arrival card registration kapag pauwi sa Pilipinas. At mamaya sa dulo ay makikita nyo yung baggage and currency declaration ng customs. At ito ang tanong ng karamihan, kung kailan pa ba talaga ito i-fill out. Mamaya guys ay babanggitin ko sa inyo dahil maaaring kailangan nyo ito at maaaring hindi na. Depende sa dala nyo sa inyong bagahe or sa inyong maleta pauwi sa Pilipinas. And take note guys na lahat ng uuwi or pupunta sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel. Mapa Filipino man or foreigner. Mapa OFW man or yung mag-for-good na. Required kayo guys mag-register kahit anong paman ang travel nyo or kahit anong paman ang reason sa pagpunta nyo sa Pilipinas. At ang pag-register sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo pauwi sa bansa natin. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. Pwedeng isang araw, pwedeng dalawang araw, or yung tatlong araw bago ang flight nyo. Pwede kayo mag-register. At green QR code ang makukuha nyo after ng registration at kailangan nyo lang ito i-screenshot. At para makapag-register kayo sa e-travel ay pupunta kayo sa e-travel website na etravel.gov.ph na ilalagay ko na yung tamang link sa description ng video na ito dahil baka mapunta pa kayo sa website or sa link na nanghihingi ng bayad. What? Dahil muli nating pinapaalala na ang pagre-register sa e-travel ay libre. Meaning guys, ay wala kayong babayaran ni singkong duling. Kaya guys, sa tamang website or link lang kayo pupunta or magre-register. At after nyo mapasok yung website, ay ito yung lalabas. Pipili kayo kung Philippine passport or foreign passport holder kayo. Pero of course, sa mga OFW ay Philippine passport. At dyan naman sa citizenship, ang ilalagay nyo dyan ay Filipino. At dito naman sa travel type, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines dahil ang ire-register natin is e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas. Pero just in case man pabalik kayo sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is departure leaving the Philippines. Kapag pabalik na kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa. Pero inulit ko guys, ang pipiliin nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas ay arrival entering the Philippines. Transportation type, ang ilalagay nyo dyan ay air. At date of arrival, ilalagay nyo dyan guys yung date ng arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa Pilipinas na makikita nyo naman sa inyong ticket. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. Pero guys, kapag hindi kayo makapag-proceed, ay gumamit kayo ng ibang email address or ng ibang device or mobile or laptop. At after that guys, i-click nyo yung small na box and click yes, I agree. And after that, click continue. At lalabas na itong e-travel step 1, personal profile. Ilalagay nyo ngayon guys ang inyong complete name. Pero dyan naman sa middle name dahil may mga OFW or pasahero na wala daw middle name. So hindi naman guys kailangan ilagay ang middle name dahil pwede nyo man yan iwanan naka-blank dahil mababasa nyo dyan ay optional. At dyan naman sa suffix, kung wala naman kayong suffix sa pangalan, ay iwanan nyo lang din yang naka-blank. At ilalagay nyo ngayon ang inyong passport number, kasarian, birth date, citizenship, at country of birth. At dito naman sa occupation guys, dahil napakaraming nai-stress dito. Huwag kayong ma-stress guys, piliin nyo lang yung category na malapit sa trabaho nyo. Or kung wala naman kayong trabaho, ay piliin nyo lang yung malapit sa category nyo. Huwag kayong ma-stress dahil hindi naman ito big deal guys. Dahil ang importante dito ay makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. So, piliin nyo lang guys yung malapit sa trabaho nyo or sa category ng trabaho nyo. Kung sa bahay kayo natatrabaho, ay piliin nyo ang domestic helper.
At kung sa sales kayo, sa hotel or sa restaurant, pwede ang professional, pwede rin ang worker or laborer. At dyan naman sa number guys, pwede nyong ilagay ang number nyo sa ibang bansa or number sa Pilipinas. Kung wala naman kayong number, ay pwede nyo rin ilagay ang number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. And after that, click next. At lalabas itong e-travel step 2, permanent country of residence. Kung permanent residency kayo guys sa ibang bansa, ay yun ang ilalagay nyo. Pero kung naka-dual citizen kayo, ay pwede nyo rin i-type dyan sa address line 2. Pero sa mga OFW naman, ang ilalagay nyo sa country ay Philippines. At ilalagay nyo na inyong province, municipality or city, at ang inyong barangay at house number. Pero kung wala naman kayong house number or street number, ilagay nyo lang yung number na 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong e-travel step 3, travel details, Philippine arrival. At dyan naman sa date of arrival ay automatic nang lalabas yan dyan dahil nalagay nyo na siya kanina. At dito naman sa country of origin, ang ilalagay nyo dito is yung bansa kung saan kayo manggagaling or kung saan kayo nagtatrabaho. So kahit may connecting flight kayo guys sa ibang bansa, ay yun pa din ang ilalagay nyo yung bansa kung saan kayo original na manggagaling. Are you an OFW? Click no kung hindi ka naman OFW para hindi lumabas yung OFW classification. Pero tayo mga OFW, click yes. At dito naman sa OFW classification, ilalagay mo kung sea-based ka or land-based. At dito naman sa purpose of travel, kung for vacation ka, ilalagay nyo is holiday or for vacation. Pero kapag for good ka na, ang ilalagay nyo dyan is returning resident para hindi na lumabas yung date of return. At ilalagay nyo ngayon guys ang date of return nyo. Pero kung wala pa naman kayong ticket pabalik, dahil may mga employer na one-way ticket lang ang binibili sa kanilang mga employee, dahil bibili lang sila ng ticket pabalik kapag malapit na sila bumalik sa ibang bansa. So ang gagawin nyo guys is maglagay na lang kayo ng estimated date kung kailan ang balik nyo sa ibang bansa kung for vacation ng OFW kayo. Dahil ang mahalaga dito gaya na sinasabi natin kanina ay makapag-proceed kayo at makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. So maglagay lang kayo ng date or estimated date ng balik nyo sa ibang bansa. Travel type, aircraft passenger. At dito naman guys sa name of airlines, ilalagay nyo yung name ng airlines na sasakyan nyo. Pero kung wala naman sa pagpipilian ng airlines name nyo, ay pwede nyo naman piliin yung flybait. At dito naman sa flight number, kung wala din sa pagpipilian yung flight number nyo, ay pwede nyo naman i-click special flight. Then maglalagay lang kayo ng 50 para lang makapag-proceed. Wala naman ding problema yun guys, dahil ang importante dito is makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. At dito naman sa airport of arrival is ilalagay nyo yung airport na lalapagan nyo sa Pilipinas. Hindi dito guys kasama ang local flight dahil marami pa rin nalilito. So ang ilalagay nyo is yung unang airport na lalapagan nyo galing sa international flight. For example, na IA. So itatype nyo lang dyan is yung Ninoy International Airport at lalabas na dyan yung na IA 1, 2, and 3. At dito naman sa seat number, iwanan nyo lang din yung naka-blank dahil hindi naman yan kailangan. And after that, click next. At lalabas na itong e-travel step 4, ang destination upon arrival. Kung ang destination upon arrival nyo is pareho lang sa permanent country of residence nyo, is i-click nyo lang yung small na box at automatic na yung lalabas dyan. At dyan naman sa number ay pwede nyo ilagay ang number nyo sa ibang bansa or number nyo sa Pilipinas. Pero kung wala naman kayong number ay pwede nyo rin ilagay ang number ng kamag-anak nyo or ng kapamilya nyo na uuwian nyo sa bansa natin. And after that, click next. At dito guys sa e-travel step 5 sa health declaration, dahil napakaraming nagtatanong, ay still naka-note dito na hindi requirements ang PCR test or vaccine certificate kapag pauwi kayo sa Pilipinas kahit ano man ang vaccination status nyo. Kahit isa lang ang vaccine nyo or kahit wala kayong vaccine, hindi na requirements ang PCR test or ang vaccine certificate kapag uuwi kayo sa bansa natin. At dito naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yung naka-blank.
At hayaan nyo lang din yung dalawang naka-no. And after that, click next. Dito naman guys, sa summary, ay i-double check nyo lang ang mga information nyo. At kung wala namang problema, i-scroll nyo lang at click submit. At lalabas na ito. Congratulations! At paglabas na inyong e-travel green QR code, ay eto na guys, nakaharang na ang baggage and currency declaration ng Bureau of Customs. What? Dito nag-aalala ang mga pasahero, lalong-lalo na ang mga OFW. At ang tanong nila kung kailan pa daw ba talaga ito i-fill out. At pag-click ko nga ng link guys, ay hindi siya online form na pwede siyang i-sign up online. Isa siyang PDF form na kailangan nyo pang ipaprint kagaya na pinamimigay noon sa aeroplano bago kayo lumapag sa Pilipinas. So, sino ba talaga ang may kailangan ito? Dahil kung ipapaprint out nyo pa ito ay dagdag hassle talaga. Dahil kung nagmamadali ka or kung one day before flight ka nag-fill out or nag-register sa e-travel ay sobrang hassle talaga. Ganito guys. Kung wala naman kayong dalang pera or cash na $10,000 pa uwi sa Pilipinas o kaya naman 50,000 pesos or 50,000 na cash pa uwi sa Pilipinas ay hindi nyo na ito kailangan. I-click nyo lang yung close. Pero kung may dala kayong cash kagaya sa nabanggit ay kailangan nyo itong gawin. Panoorin nyo ito. Lahat ng travelers, including OFWs, returning residents, foreign diplomats, and airline crew ay kailangan mag-fill up ng Electronic Customs Baggage Declaration Form or ECBDF at ng Electronic Foreign Currency Declaration Form or EFCDF prior to arrival or upon arrival upang maiwasan ang anumang aberya or abali sa biyahe. Alam nyo ba na ang ECBDF ay digital version ng Customs Declaration Form na ginagamit upang i-declare ang laman ng baggage bago dumating sa bansa. Ang EFCDF naman ay ang online version ng Foreign Currency Declaration Form na ginagamit ng travelers upang i-declare ang halaga ng foreign currencies na ipapasok o ilalabas ng bansa. Kung ito ay lalagpas ng $10,000 upang maiwasan ang money laundering, illicit financial flows, and tax evasions. Tandaan, kung Philippine peso ang dadalhin or ilalabas sa bansa at higit ito sa 50,000 pesos, ito ay nangangailangan ng authorization galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero kung ang laman ng maleta or ng bagahe nyo is yung mga karaniwan lang na nadadala nyo kapag umuwi kayo sa Pilipinas kada bakasyon nyo, ay kahit wag na kayong gumawa nito. Dahil nga guys, marami ring OFW ang clinic lang yung closed dahil nga nagmamadali sila pero nakauwi naman sila sa Pilipinas nang maayos at wala naman naging problema. Pero yun nga guys, kapag may dala kayong cash ay mahigpit ito lalo na kapag lumampas sa $10,000 at 50,000 pesos in cash. Kailangan nyong gawin yung customs declaration. Sa may mga dala namang alahas, lalo na kapag maramihan, ay meron akong separate video doon para kumpletong explanation. At pwede rin kayo magbasa ng mga comment doon ng mga naka-experience na ilalagay ko yung video link sa description ng video na ito para mapanood nyo. Dito naman guys, sa paglalagay ng ad member para sa pamilya na kasama nyo, for example, anak or ang magulang nyo o kaya naman ang asawa nyo, para isang email address at QR code na lang ang gagamitin nyo, ay after nyo makapag-register at lumabas yung QR code, i-scroll nyo lang sa baba at i-click nyo ang add member. At ilalagay nyo na ang information ng bawat pamilya nyo. Pero dapat na-screenshot nyo na yung unang QR code dahil baka hindi natin sigurado dahil hindi ko naman nasubukan, ay baka mawala. So yun guys, kung lumabas man yung QR code after nyo malagay yung family member nyo, ay at least may kanya-kanya kayong QR code na screenshot at yun ang ipapakita nyo sa immigration. And mostly nga ay hindi na ito hinahanap dahil apan palang pag-scan ng passport nyo ay nakikita na kung may e-travel registration kayo or wala. Good news Mr. Chair, actually hindi mo na kinakailang ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailang isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. So, bisitahin nyo lang guys yung description ng video na ito or yung pinned comment dahil doon ko ilalagay yung website link ng e-travel
para hindi na kayo mapunta sa scam na link. Pati yung mga iba pang video link na pwede makatulong sa inyo kagaya ng mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa at sa pagkuha ng OEC para makatulong sa inyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!